We're starting this brand new series, Big Deal. So kung first time mo ngayon, ang ganda ng timing mo, pare. Kasi start po ng series. It's gonna be a four-week series. And we do this every November. Mamaya explain ko why we have this finance series po every November. But let's talk about first pag big deal. Pag sabi mo big deal, di ba? Parang pag nasa mall ka, wow, bargain, great deals, di ba? Shop till you drop, buy now or cry later. Pag nadadaan ka sa Forever 21, para talaga ipapadama sa'yo ng mall na sobrang baduy mo pag naglalakad ka sa mall, naka-sale. Na-experience ba ng mga wife nyo na sobrang depressed, malungkot, may lagnat? Tapos all of a sudden, pagbukas nung mid-section ng newspaper, midnight sale, mega mall, lumalakas yung mga wife nyo, ganun ba nangyari sa inyo? Honey, handa mo yung kotse. Yung mga ganun, kala ko may sakit ka. Hindi, okay lang ako, gumaan ang feeling ko. Di ba, yung, honey, tawag ka ng taxi, bakit? Pagdating ka sa ospital, hindi, midnight sale sa mega mall. Makikibaka ka, bibili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan, dahil sinasabi mo, 80% off, 100% off. Well, kasi kung hindi mo binili yan, mas 100% na tipid mo. But of course, you know my style. Kaya hindi sa akin may effect yung mga big deal na ganyan. Every time me and Grace nasa mall, I'm so sweet. In fact, very sweet. Holding hands, meron pang akap na ganon. So pag nasa mega mall kami, midnight sale, nakahawak lang kayo. Mahirap makawala eh. Yeah, but ang sweet mo. Ano lang to, dahil na-miss lang kita. And then pinapakawalan ko siya pag nasa Ace Hardware na. Sige honey, go ahead. Bili kang bumbilya, tubo. Ano kailangan sa bahay? Or nasa parking na kami, papakawalan ko na. But hindi po, napaka-blessed ko po. I have a wife who's so simple. Napaka-simple lang po niya. Hindi po siya ganun ka-garbo. Napaka-simple tao. I always enrolled her sa workshop. I work, she shops. Yun lang. Yun lang ka-simple yun, okay? But nevertheless, when you talk about big deal, parang pag hindi mo nakuha, parang sayang, ano? And of course, the other side of big deal naman is, may mga bagay na big deal sa akin, small deal naman sa iba, right? May mga bagay na issue sa akin yan, pero sa ibang tao, hindi. For example, CR, of course, yung bowl ng CR. Ano, eh, ako lang ang lalaki sa bahay, tatlong girls kasama ko. So sa wife ko, big deal yung nakababa yun. Pagkatapos mong mag-jingle, baka baba. Eh kami mga lalaki, walang pakilo, kahit takasaraya, ihi kami. So sa kanila, kailangan big deal yun, okay? Pag hindi ko na ibalik yun, Jeffrey, nag-CR ka ba? Hindi, iwan ko, malay ko. Okay. Ano, yung pusa nag-CR? So parang sa kanya, big deal na nakababa yun. Sa mga girls ba ganun? Sa mga lalaki, hello, kahit pakilam namin dyan, nakataob yan, wala pakilam dyan, ihi kami dyan. But anyway, sa kanya, big deal. Sa akin, hindi. For example naman, sa akin naman, big deal naman, for example, yung my hair, okay? Sabi, banidoso talaga ako, but anyway, sa hair lang naman. Pagpunta mo sa taas sa office ko, in fact, lahat kayo, imbitahan ko, punta tayo lahat sa office ko ngayon. Hindi. Makikita mo sa office ko, yung mga pang-ayos ko ng buhok. In fact, sabi nung nanay ko, nung elementary pa lang ako, baliit pa lang ako, kailan lang naman yun? Pag bibili akong tinapay sa labas, sa kanto lang, nag-ayos pa ako ng buhok, babasain ko pa and all. Ewan ko, there's something about, parang kailangan planchado yung buhok ko. Pag bibili lang ako ng kung ano-ano sa labas, inaayos ko yung buhok ko. Ang mindset ko kasi is, paano kung masagasaan ako sa labas? Tapos na-dyaryo ka, ang pangit ng buhok mo, di ba? Isang lalaki, nasa kasaan, gulo-gulo ang buhok, parang ang pangit naman. At least ma-dyaryo ka man, yung huling picture mo sa mundo, ayos yung hair mo, di ba? Parang ang sarap ng itsura mo, di ba? Namatay ka, planchado yung hair mo. So, medyo big deal sa akin yung hair, so kaya nga, I always thank you mga guys ng buhok ko. Parang pagbigyan nyo na yung pastor nyo, kailangan ko lang talaga na medyo maayos. Ayaw kang lumalabas ng bahay na gulong-gulong buhok. Pero sa ibang lalaki, lalo yung mga HIV, yung mga hair is vanishing. So, hindi issue sa kanila dahil wala naman silang buhok. But, I mean, those are things na big deal sa iba, sa akin hindi. I remember one time, there's this, yung bata na namamalimos, ano yung bata na namamalimos? Yung anak ng taong grasa, alam niyo yan, di ba? Yung mga baby oil. Slow yung iba. Taong grasa, anak ng baby oil, hello. So, kumakatok doon sa panaderia, sabi, ate, penging cake. Taray, cake hinihingi mo. Eto, pandisal. Ate, cake ang gusto ko, bakit? Haler, birthday ko kaya ngayon. Okay, so, big deal sa kanya yung birthday, di ba? Tapos, big deal yung maayos, maporma, kailangan kakulay yung damit, kakulay yung shoes and all. Sa mga iba naman, walang pakialam sa fashion, kahit anong fashion, basta ang pakialam, di ba? So there are people na big deals, and then sa iba, hindi. In fact, I just had the two weddings lang po. Katatapos ko lang, I officiated two weddings, magkasunod na alos na araw, a day apart lang. Sa kanila, big deal ang wedding, okay?
Hindi mo makasama anak ko sa isang bubong kundi yung pakasalan. To some people, living in is okay lang. But then, sa mga tao na medyo, hindi, kailangan pakasalan yung anak ko, big deal sa amin ang kasal. So for those of you na nag-live in, kay God, big deal din po yan. But today, we're going to talk about big deal na lahat, big deal lahat to. Because for the next 4 weeks, we'll be focusing more of money and blessing in particular. Pag sinabi mong pera, pag sinabi mong money, hindi pwedeng hindi big deal sa iyan at sa kabila, big deal. For example, punta ka ng McDonald's or Starbucks, umorder ka, tapos sinisingil ka, sobra naman, kapi lang naniningil ka, hindi big deal sa amin ang pera, hello. Kapi sa amin pinupulot lang or something. Bumili ka ng shoes, pwedeng masabihin sa Nike na, kayo naman, shoes lang to, balat lang kung ano tong hayop eh, binebenta nyo, hindi sa amin big deal ang pera, no. To everyone, parang money is big deal. And I believe God wants you blessed. Ang mahalaga lang po is for us to have a proper perspective. In fact, Jesus had no problem talking about money during his ministry time here on earth. He talks more about money more than hell and heaven combined na topic. In fact, there are like 800 scriptures talking about money in the Bible. 11 out of his 39 parables talks about money, wealth, and possession. 1 out of 7 verses po in the book of Luke talks about money. In fact, sabi ni sa Luke 16:13, no one can serve two masters, either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Satan. No. You cannot serve both God and women, both God and career. No, sabi dito, both God and money. Ang kaagaw daw ng puso, sa puso natin ng Panginoong Hesus ay hindi si Satan, hindi pambababae, but money. In fact, sabi niya, why? For where your treasure, kung nasan daw yung treasure mo, nandun daw yung heart mo. Wow. Merong direct connection daw po yung treasure mo. So if yung bank account nyo, nandun daw po yung heart nyo. And that's what this verse is saying. And this world has made us believe na the more money you have, the more valuable you are as a person. Kumbaga, kung ano yung net worth mo, yun yung self-worth mo, mas mataas din. And those are the things na pinaniwalaan natin sa mundo na to, that the more money, the higher the bank account, the more cars, the best mansions that you're living in, the more valuable you are as a person, the more you should be esteemed. At kung wala kang pera, you're less of a person. That's why today and for the next 3 weeks po na natitira, starting month po kasi na November, we're having this series. Why November? Every November po, we have financial series. Why? Because in December, darating ang iyong mga datong, pera, kung ano man tawag nyo, kung anong era man kayo inabot, sila Rico, ano tawag nyo sa pera nun? Bread, di ba? Kayo mga medyo mga dual citizen na ito, mga ito. Hindi ka pa dual citizen, ano? Okay, yung mga senior citizen, ano matawag nung araw sa ano? Espanyol kayo nun eh, no? Mga panahon na hapon. But anyway, regardless kung anong tawag nyo, pagdating ng pera ng December, 13-month bonus, kailangan may wisdom ka how to administer that, how to be a good steward of that blessing. That's why strategically, we're placing our finance series po pagka November. Para pagdating ng December, medyo alam nyo how to handle your finances. And kaya po meron tayong big deal na series. So today we're going to talk about the promise. Wala muna tayong perang pag-uusapan ngayon. We're going to set the record straight. When you talk about big deal, when you talk about money and possession, there's much better or bigger picture pa po, more than just receiving the blessing. So we're going to talk about the promise today that God has promised us blessing. Next week, we're going to talk about power, that God has given us the power, the ability to produce wealth. And third week, we're going to talk about placement, meaning to say obedience positions us to the right place to receive God's blessing. So wag gumawala na third week. Dahil most likely, dyan po yung pag-uusapan natin about yung gusto nyong pag-usapan na pera. And posterity, meaning to say that God's idea of blessing flow throughout the generation. But today, we're gonna talk more of the promise, that there's a promise ni God na akala natin it's all about having money. It's all about having the nice stuff. That's part of it, but there's a promise that goes beyond just money. There's a promise that goes beyond just having a financial gain. And we're gonna look at the story po ng mga bunch of these millions of Jews, these 2 million Jews. Kung maalaman niyo po yung story ng Egypt, remember the story, they plundered Egypt. Remember, the movie Prince of Egypt, just to give you a proper background, kasi nga po, hindi naman nagbabasa ng Bible lahat ng mga umaattend dito, yung Bible nung wedding nyo, nakatago, at yun na yun. Okay? Buksan niyo po minsan. Okay? Remember the story, there were like, according to scholars, there were like 2 million Jews,
hindi orange juice, hindi mango juice, yung mga juice talaga, okay? So, nandun po sila, they were slaves for 400 years ng mga Egyptians, okay? Remember the story of Joseph, the dreamer? There were like 70 of them, but through the years, dumami sila nun sa isang lugar, yung Goshen. They numbered to 2 million and they're now slaves. They're building these huge pyramids and structure po ng Egypt. So imagine for a moment, you're there, yung ninuno ng ninuno ng ninuno ng ninuno ng ninuno ng ninuno mo, all of them are just slaves. Wala pong karapatan, mga alipin, nilalatigo, may mga latay, and their job is just to make bricks, to make those pyramids. So, but then Moses comes to the picture. Remember Moses, yung gumawa ng ark, right? May tatlong tumango. Oh, see, huli ko kayo. Yes, Pastor. May dala silang isang pares ng mga dwarfs and all. Snow White yon. Bira. Hirap talaga ako sa mga hindi nagbabasa ng Bible. Magbukas kayo ng Biblia nyo. So si Moses, hinati niya yung dagat, right? And the 10 plagues na binigay ni God sa mga Egyptians. And then they came out of Egypt. But before they came out of Egypt, God told them, you ask for gold. Mag-ask ka ng gold sa mga neighbors nyo at willingly bibigay sa inyo. Lumayas lang kayo sa lugar nila. So the Bible says they plundered Egypt. They're so rich. They have gold. In fact, one of the things na ginawa nila nung nababaltip na sila sa tagal ni Moses, gumawa sila ng golden calf. Imagine, makagawa ka ng malaking baka out of gold. Yun lang mga excess nila. So they're really, they have so much blessing. And how many of you here, alam nyo na parating na yung blessing nyo kay God? Tatlo. Sige, lahat kayo, hindi kayo mabless. Sige, ayaw nyo, ha? I mean, you're in faith that your blessing is on its way. But then again, is it all about just having the golds and the silvers? Is it all about having all the finances that you need? Imagine, here's around 2 million Jews, ang dami nilang golds, and they're about to go to the promised land. At sa wilderness, wala naman silang paggagastusan nun. Wala silang paggagamitan. So God wants to give them wisdom on how to use that money and how to use that gold. But more than that, it goes beyond just those goals. That there's far greater value more than just getting the gold. At malaman natin kung ano yun. So we're gonna open our scripture to the book of Deuteronomy. It's a book of law. In fact, the word Deuteronomy means second law. And this is very interesting because this was written around 1407 BC. So we're talking of a literature year that's like 3,000 plus years old. Imagine! Pag-uusapan natin ngayon, a book that was written 3,000 years ago, na na-preserve. Kumbaga, for whatever reason, by God's miracle, na-preserve po itong writings na to, and here we are, pinag-aaralan natin ngayon. That's why this is very important po, na maintindihan natin yung kahalagahan na to. Ang dami po na to, this is like 34 chapters, and for the next 3 weeks na natin tirasate, we're gonna talk about this. And ang pong, bigyan ko yun ng proper background bago po natin pag-usapan itong Deuteronomy, why we pick the book Deuteronomy. Unang-una, ang Deuteronomy is like a pit stop. You know what a pit stop is? It's like a briefing room. Nag-start po ang book of Deuteronomy sa plains of Moab at natapos din po ang Deuteronomy after 34 chapters, they're still in the plains of Moab. So the whole chapter, the whole book po na sinusulat ni Moses and towards the end of his life, si Joshua na nagsulat, dahil namatay na siya noon. The whole 34th chapter talks about they're all in the plain of Moab. And it's like a briefing room. It's like, nandun sila sa isang kwarto, the promise of God, the promised land, makukuha nyo na, nagsiseparate na lang sa kanila, yung Jordan River, and nandun po yung una nilang i-conquer, yung wall of Jericho. Abutan na yun na nila yung promises ni God. That was given, guess how many years given? 400 plus years ago kay Abraham. So, you get in the picture. Nakikita niyo ba yung magnitude na itong pangyayari na ito? May Abraham nung araw na pinramis to your offspring, bibigay ko itong promised land. And hundreds and hundreds and hundreds of years, ngayon na po yung realization ng promise. Imagine, pinangakuan ka ng nililigawan mo, sasagutin kita after 400 years. Ganun katindi. Naghintay ka. Butot balat ka na, bangkay ka na, abo ka na, at sasabihin sa'yo, sasagutin na kita. Parang ganun. Nag-gets nyo? So after 400 years, plus years, now they're going to realize the promise that was given to their forefathers, kay Abraham. That's why this book is very, very vital and important. Because this book reminds them, yung unang speech ni Moses din, sa book po na yon about God's goodness. At maintindihan natin how good is God is. And secondly, sinummarize po niya yung God's law. I don't know, hindi ako makakita ng modern day picture, but it's kind of like you're gonna claim a reward or claim a prize,
And then i-brief ka muna, okay? Bago mo i-claim yon, kailangan mo ng ID, kailangan nagigets yun ng picture. So para may briefing discussion muna. So yun po yung Deuteronomy. It's a briefing room for them para makuha nila yung blessing nila bago nila kunin. There's just this reminder for them. So let's open our scriptures to Deuteronomy. Ang hirap hanapin yan. Matthew, Mark, Luke, and John. Wala. Sa Old Testament po kasi yan. Doon po yan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Deuteronomy 7 verse 1. Sabi, when the Lord your God. Look at this picture po na bago sa Bible nyo. The word here is when. When the Lord your God brings you. When the Lord of God finally gives you the promise. Hindi po if. It's when. Ibig sabihin, mangyayari. When the Lord your God, hindi kung pag-isipan ni God, no. Pag nangyari na yung sinabi ni God, when the Lord your God brings you into the land, you're entering to possess and drives out before you many nations. Pag tinilan niyo po ito, si Lord daw po will bring them, and then the land you're entering to possess and drives out before you, it's all about God. That's why today, before they even enter to the promised land, Moses just wants to remind them about God's heart. And during that time, their part and our part as well, as we relate to the story and what's the promise. So, what, God's heart, our part, and how to claim that promise. Malinaw po ba? So let's start. Before we start, mag-pray muna tayo para ready tayo i-receive yung word ni God. Lord, salamat po sa buhay na to nila Moses and the rest of the Israelites during these times, Lord. The 3,400 plus years this story happened, it's still true today because you are the same yesterday, today, and forever. You're the same God. The same principles apply to us, Lord. That's why, Lord, today, more than just the blessing na lagi kaming nilolong for, Lord, tulungan mo kami, Lord, to realize that there are more things than just being blessed financially. And help us to understand better, Lord, that you are a God who wants us blessed, but there's a premise to it as well. So again, Lord, thank you for opening up the scriptures to our hearts today. Buksan niyo yung mga puso na tumigas na because of poverty, yung mga mentalidad nila. Open up their hearts, Lord, yung mga stingy na tao rito, na hoarders, na ayaw mag-share. Lord, open up their hearts, Lord, to understand kung ano talaga dapat na yung matutunan sa word mo. In Jesus' name we pray. Amen. So that's God's heart. Pag-usapan muna natin yung God's heart. And He wants you blessed. Just like the Israelites, God wants them blessed. At tingnan natin, ano ba yung heart na tong God na to? Sabi dito, for you are a people holy. Okay? So, ang unang agenda ni Moses sa millions of Jews na nakikinig, una niya sinabi, you are a people holy. Meaning to say, holy means set apart. Because again, ang hirap i-picture because you can picture this scenario kung hindi kayo nagbasa ng Bible. They're gonna enter to a land na marami pong mga nations. From being a slave for 400 years, so yung mga ninuno ng ninuno nila, they have no rights, they have no freedom. Ang rights lang nila kumain, I don't know, once a day, and then just gagawa naman ng bricks, mag-aanak, gagawa ng bricks, mag-aanak, gagawa ng bricks. Yun lang trabaho nila. Ang trabaho lang nila is just to be slave. Now, they're gonna enter into another land, and they're gonna be free people. They're gonna have liberty. They're gonna have freedom. They can do whatever they want to do. Sila ngayon magiging boss. And they have these tons of golds with them. And God was telling Moses, sabi mo sa mga tao, for you are a people holy. You cannot do what other peoples are doing. You cannot do what other nations are doing because ibang nation, if they want to receive God, ino-offer nila yung mga anak nila. They offer their own sons and daughters to their gods. Oh, hindi nyo pwedeng gawin yon. Hindi kayo pwedeng mag-asawa na magkapatid, mag-asawa kayo. And because the rest of the world are doing those things. And God was telling them, you are set apart to the Lord your God. And tinuloy po ni Moses, the Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth. So sinabi din po ni Moses, it's God who chooses us. And it's God's initiative. So kumbaga, bago lumaki ulo nyo, siguro kaya tayo sinave ni God because mabait tayo, because marami tayo. No, sabi dito, God chose you out of all the peoples on the face of the earth. At tingnan nyo itong last part. To be His people. Imagine, you're gonna be a people of God. And by the way, just in case hindi nyo alam, nung sinabing, you're gonna be a people of God, sinong God? Because the Israelites were exposed to hundreds of Egyptian gods. Si Pharaoh, God nila.
In fact, every time they go out of their, I could just imagine kung modern day to, I could just imagine, bago sila lumabas ng bahay, may picture ni Pharaoh dun sa tabi ng bintana at hahawakan nila. Because Pharaoh is considered a deity. Si Pharaoh that time is considered God. You can pray to Pharaoh. And plus the hundreds of gods po ng mga Egyptian. So sinasabi dito, tingnan nyo itong last part. To be God's people, and ito, I like this part, His treasured possession. Wow. Treasured possession daw sila ni God. Iniingatan daw na possession ni God. And imagine here, meron kang napakahalagang bagay. Alam mo yun, yung pag nasunog, yun ang una mo ilalabas. Di ba? Alam nyo yun? Sino yun? Mrs. nyo, okay? Pag nakasunog, yun yung treasured possession nyo, malalaman nyo kung sino yun. Nakatago yun, nakakandado, kinain nyo pa yung susi and all. Dahil talagang bawal magalaw yun. And God was simply saying, through Moses, tell those people, they are my people. And I treasure them. So hindi pa nag-click in sa mga Israelites that time, bakit ginawa mo kami slave? Pinaibaya mo kami slave for 400 years. God has a better plan. And let's move on to verse 7. The Lord did not set His affection on you, okay, and choose you because you were more numerous than other people, for you were the fewest of all people. So sinasabi lang ni God, bago lumaki ulo na to Moses, sabihin mo sa kanila, hindi ko sila mahal dahil marami sila. Hindi ko sila mahal dahil they have the numbers na pwede kong i-conquer yung nation na gusto ko. No, in fact, they were the fewest. So we have nothing to boast before God. So Moses was simply exposing the heart of God for them na mahal kayo ng Panginoon, period. Bago kayo mabang, hindi, kaya ako sinasagot ni Lord yung prayer ko kasi nasa music ministry ako, kumakanta ako sa Kanya every single Sunday. Or I'm a discipleship group leader. I'm a victory group leader, kaya ako mabait sa akin si Lord. No. In fact, sabi rito, it's not about that. It's never about your qualification. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. And once God called us and chooses us, meron po siyang papagawa sa atin and He will equip us. Sabi nga ni Paul, remember the time, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:26, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Kayo lang dito. Isipin nyo nung hindi pa kayo nagiging Christian. Imagine your marriage before dumating si Christ sa buhay nyo. Imagine your relationship with your children. Imagine, hindi a-apply dun yung mga napag-aralan mo sa matataas na school with regards to dealing with your wife. Hindi makakagamit yung Harvard MBA mo kung paano mag-handle ng pera. I've seen a lot of people na mga graduate ng mga famous school and yet, hindi malang ma-handle yung credit card nila. Hello? If you look at those people from Bernard Madoff to the Enron executives, they're all spending life in jail. But they're Harvard MBAs and talagang brilliant. But they're now in jail. So sinasabi dito ni not many of you were wise by human standards. Sino dito yung matalino feeling mo dahil because of your college diploma, it won't apply to spiritual matters. Not many of you were influential, not many of you were noble. So sinasabi lang ni Paul, nasan ba kayo before kayo tawagin ni God? Ito sabi ni Paul, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. Sino? Tinan niyo katabi niyo. Tinan niyo. Sino foolish yan? Foolish dati yan, okay. God chose the weak things of the world to shame the strong. So pinapakita ni God kasi para malaman mo na ako, I have the power, I have the capacity, I have the ability to turn you around. So if you're here today, and the situation, parang hindi ko kaya itong sitwasyon na ito, it's never about you. If you look at God's heart, He loved you. To the point of sending His Son to die for you. He treasured you. And look at the next verse. But it was because the Lord loved you. I like that word, loved. Alam niyo yung loved? Past tense. The decision na ni God. Hindi siya yung present tense na titingnan ko kung mahal kita bukas. Sino dito yung mga ganong conditional magmahal? Di ba? Yung iba naman hindi sinasabi. Feeling ko mahal ko siya pero no. So, di ba yung 50 years old na mag-asawa, when was the last time sinabi mong I love you sa wife mo? Nung anniversary namin, nung first wedding anniversary. Hindi na inulit. Sabi niya, kasi kung may changes, inform ko naman siya. Si God, He continually displays His love for you and me. Every time you just look at the cross, makita mo, wow, Lord, thank you for your love. That's why we take communion every month to remind us of that love. So sabi rito, yung heart na to, sabi ni Moses, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your forefathers. Now Moses was referring to Abraham, 400 plus years.
Kasi mahal ng Panginoon si Abraham because he obeyed. Remember the story. Si Isaac was about to be, parang to be offered. Pero sabi ni God, no, now I know that you love me. Because of that, I'm gonna fulfill the promise I've given you. Because of your faith. So he kept the oath swore to your forefathers that he brought you out with a mighty hand. Look at this picture. Pinapakita lang po yung God's heart for the people. With a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Just in case you're wondering, ito po kasing si Pharaoh, again, ang tingin sa kanya is God. So itong mga Jews na to, itong mga Israelites na to, they knew very well ang daming gods ng Egypt. In fact, kung isa-isahin ko sa inyo yung God, ang daming God. Lahat ng Diyos nandun. Diyos ko dahil, lahat nandun. Pati ko lahat, okay? So, these different gods from Ra, si Amun, si Osiris, si may Isis, baka dito kinuha ng mga yung Isis sa mga yung Iraqi, ba? Si Amun, si yung sun, sun god nila si Ra. All of these people, all of these imaginary gods nila, they're the one being worshipped po ng mga Israelites. Remember the 10 plagues? It's addressed to them. Remember the pitch darkness na pinadala ni God, one of the 10 plagues? It's to address that God, si Sun Ra. O sige, pakita mo nga yung power ng God mo. Kasi sabi nila, yun daw yung God of Sun. But then the Israelites realized, wala palang power to mga God natin. Hindi kayang pagliwanagin tong buong Egypt. Remember na lumabas yung dumating yung mga pest, yung mga crops nila because they have a God na wino-worship nila to give a blessing po sa mga palay at grains nila and they cannot do anything about it. Yung God nila ng God ng livestock and mga cattle nila, remember that time si God nagpadala ng plague, namatay lahat ng mga cattle at lahat ng mga animals po ng Egyptian namatay and their gods cannot do anything about it. Nilampaso ni God through the 10 plagues lahat ng Diyos nila. And then Moses was just simply saying, ito yung totoong God. The one true God. And nakita nyo kung paano nilampaso ng totoong God natin yung mga gods nila. From the hands of Pharaoh. So that's God's heart. Pinakita lang ni Moses, before nyo makuha yung blessing nyo, I want you to understand one thing. God loves you. God has chosen you. Not because of anything you do. Kaya bago ka magyabang, ay hindi, kasi ang galing ko sa call center na to, kaya mataas ang bonus ko. Ay hindi, kaya na-close yung deal na to, kasi nasisimba ko. Hindi kasi kaya, before you even think na it's based on your own merits, kaya ka pinili ng Panginoon, it's not. He just love you. And He wants to restore that relationship with you. Now, pag-usaman po natin, sinasabi ni Moses, ito naman yung part nyo. After knowing God's heart, this is your part. This is what you need to do. Here it is. No. Everybody say no. Pag binasa mo yung no, parang one word, parang common sense. Sabi dito, know therefore that the Lord your God is God. So Jeff, ano ibig sabihin yan? The word no carries you with an idea that says to perceive, to distinguish, or to know by experience. Pag sinabi mo pong no, pag sinabing to know, it's not just information. It's knowing through experience. In fact, I'm going to show you a picture. Itong bata na to will know very well na ang kuryente pala, hindi dapat nilalaro. Alam nyo, di ba? He will know through experience na yung kutsilyo na metal, pinasok mo sa socket, he will realize pag tumayo na lahat ng buhok niya na, okay, now I know, okay, na hindi pala dapat laruin. That's the point. The word knowing, listen up, this is very important. The word know from original Hebrew word means yada. Ginamit din po niya, na-curious ako eh, bakit ang daming gamit na tong no? And na-curious lang ako sa isang verse in Genesis wherein ginamit po yung same word when it comes to sexual relationship. And in fact, in Genesis 4:1, sabi dito, and Adam knew, same word, yada, knew Eve, his wife. If you look at other translation, kasi this is a King James Version. If you look at other translation, and Adam lay with his wife. And Adam had sex with his wife. And Adam knew his wife, and she conceived. So meaning to say, when you hear the word know, yung sinabi ni Moses, know therefore, kilalanin mo itong Diyos na ito. It's not just, no, kilala ko siya, nagsisimba ko. No. You have to know him by experience as if asawa mo siya. As if, alam mo yung, I've been married for 19 years. Kapisado ko na yung misis ko. Tumingin lang na ganyan, alam ko na. We finish each other's sentences. Pag sinabi kong aling panda mo, alam na niya, batay na kabayo. Ganun kami ka-close.
alam ko na, pag may tao siyang, napabaldrip siya sa tao na yon. Alam ko na pagka hindi niya feel, alam ko na may joke kami, alam ko pag nakatingin na kami, okay, may tao kami. Tapos meron kami mga internal jokes na ginagamit lang namin dalawa. So alam na namin, you know why? Because being married for 19 years, I know her fully well. And God was simply saying through Moses, know therefore that God is God. Yung sinabi dito, Moses, sabi ko sa mga tao, ha, alamin nila that the Lord your God is God. Now, sabihin nyo, ano may word na God? It's a rare word. It means Jehovah na ginagamit lang. It only refers, it's the proper name to the one true God. So sinasabi, know therefore Moses, sabihin mo sa mga tao, that the Lord your God is not Pharaoh. That the Lord your God is not si Ra. That the Lord your God is not yung kusino-sinong Diyos nila. So if you're here today, and you're praying God for big deal, big businesses, big merger, whatever you're believing God for, one thing you need to understand, that God is God. He is who He is. He is the existing one. He's in full control. And then let's move on. Sabi nito, but the people, ito pala, another verse pala in Daniel that I want you to focus on. In Daniel 11:32, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Wow. Yun daw po mga tao na nakakilala sa Panginoon. Again, here's the dilemma for us na this is a Catholic nation. I mean, for 400 years, we've been under the Spanish regime para tayong mga Israelites. And we're so exposed po to Christianity. In fact, as I always say, too much familiarity with something, it loses its meaning. Pag sobra kang familiar sa isang bagay, nawawala po yung meaning, right? Pag familiar ka na sa sarili mo, familiar ka na sa sapatos mo, familiar ka na sa cellphone mo, dati, ayaw mong patabuan sa langaw yung cellphone mo. Ngayon, makapatong na lang. So sometimes, because of too much familiarity to Christianity, the cross is everywhere, Bible is everywhere, mga pangalang Jesus, pinapangalan mo sa aso, sa sabungan, may mga Kristo. Parang we got too so familiar, then suddenly, pag tinanong mo, any person, tanungin natin sa labas, naiintindihan mo ba yung pagkamatay ni Jesus sa cross? Do you have any idea what happened at the cross? Alam mo ba yung implication nun sa'yo? Sometimes we got too familiar with the cross. We got too familiar with Jesus Christ. We got too familiar with the word God. And then all of a sudden, it just loses its meaning. Ah, nagsisimba ko tin linggo. Ano pa ba gusto mo? But knowing God means knowing through experience. That you went through these trials and difficulties and God is with you. That you went through this cancer situation and you know very well that God is with you. We just finish yung why me. And ultimately, it's knowing God. Yung po yung sinasabi ni Moses, before we even jump dun sa mga blessings for the next 3 weeks, before we even jump dun sa mga financial blessings that we want, know very well that God is God. At kung kilala mo si God, meron kang part. And that's to know Him. How do you know Him? Meditate on His Word. Day and night. Basahin mo yung Biblia, kapatid. Magbasa ka ng mga revelation ni God sa'yo. Because most often, John 3.16 lang kabisado mo, kaya magkami problema. John 3.16 lang, di ba? Yun lang. Tapos King James Version pa. Kaya hirap na hirap yung mga sinesharean mo. For thou loveth the Lordeth, the earteth, that He giveth His lifeth. Pagbihira yung paalam mo, puro mga ETH ang dulo. Magbasa ka lang iba. Dagdagan mo yung ano, may isa ka pa palang alam, yung ano yun, Jesus wept. Yun pa, kabisado mo rin yun. The shortest verse in the Bible. Dagdagan mo. Because the Bible is the love letter for you ni God. It's a love letter addressed to you. If you look at the Bible, it's actually a love story. It's a love story of a loving father longing for his son to come back and his daughter to come back to him. It's a longing for the lover, longing for his love to come back to him. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ano mga tunan mo about kay God? Mas alam mo pa yung mga telenovela. Mas alam mo pa yung mga latest na ano ngayon sa news. So, He is the faithful God, keeping His commandments of love to 1,000 generation of those who love Him, listen up, and keep His commands. So, our part is to get to know this God. To know that God is what? To know that God is a loving God. Alam mo ba, mahal ka ni God? Kasi, listen up, pag hindi mo alam na loving si God, pag may problema kasi, sisihin mo siya. Bihira to si God. Nagta-tights na nga ako, nalugi pa yung negosyo ko. Hindi ako mahal na to, di ba? Pagka hindi mo alam na loving si God, pag may sitwasyon na hindi favorable sa'yo, sisisihin mo siya. Know very well that this God is also a covenant-keeping God.
Nakalimutan lang kaya tayo ng Panginoon? Kailan kaya babalik yung rebellious nating anak? Kailan kaya yung mister ko na sa makabilang bahay, kailan kaya babalik? I've been praying for him. Kailan kaya ito yung boyfriend ko matatauhan, papakasalan ako kasi tagal na namin nagli-living. Kailan kaya? But you know very well that God is a covenant-keeping God. Now, a covenant-keeping God, kung wala rin power, useless. Kung maraming pangako, alam niyo yung misis ko minsan, Jeff, pinangako mo ito ha, ba't di pa ginagawa? Sobra ka naman. Pinangako na, gusto mo panto pa rin? Di ba? Abuso naman, di ba? Parang pinangako na, gusto panto pa rin. Okay ka na sa nangako. You see, this God who promised, He's also mighty. He's not just willing, but He's able. And He's not just able, but He's also willing. Kasi kung isang taong willing at hindi naman able, wala rin. Willing kang ibilay ng iPhone ng tatay mo. Hindi naman able. Ipon, di ba? Wala kang iPhone, ipon ka muna. Na, meron namang able, ayaw naman. But God is willing and able and not just mighty. Knew very well that this God is also a faithful God. Hindi siya katulad ng ibang lover nyo. Pagka hindi ka na trip, papalitan ka na. But God is an ever faithful God. Pag ito na gets mo, itong mga to, mga pera na pag-usapan natin for the next 3 weeks, it won't matter. Because once you knew very well that God is a loving God, and has a covenant for me, for I know the plans I have for you, says the Lord, to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Imagine for a moment, yun ang pinangahawakan mo, regardless of the situation, I know that my God is a loving God. May sakit ako ngayon, but I know my God is mighty to save. I know, meron kami pinagpipray na pinsan namin may cancer. I know you are a faithful God. You're true to your promises. Pangahawakan namin yon. Kung hindi mangyari, okay lang. Di hanggang huli, humawak kami. Nasa langit na siya. Paano kung in the middle ng journey, bumitaw ka? Kanino ka hawak? Kay Satanas. Hello? Alam mo plano ng enemy? To kill, steal, and to destroy. Ba't ka hawak doon sa tatlong job description ni Satan? Kanino ka hawak? If you give up on God, na hindi siya loving, hindi siya covenant-keeping, hindi siya mighty, hindi siya faithful, tell me. Just give me one option, but there's none. That's why Moses was telling the Israelite, this is your part. No. Through experience, it's like a husband to a wife. Know that this is a covenant-keeping God who love him and keep his commands. Now, listen up. This is very critical because some of you, you know God, pero hindi ma-apply. You know Him by information but not by application. We all know God. Alam mong maling magmura, but why are you nagmumura ka? Alam mong maling maging magtanim ng galit, but nagtatanim ka ng galit? Because you just know Him by information, not through application. Now, sabi dito, if you know Him, you will love Him and obey Him. You see, this knowing leads to loving and obedience. In fact, sabi ni Jesus sa mga disciple niya, if you love me, kung talagang mahal niyo ako, anong fruit niyan, anong evidence niyan, anong expression ng love niyo, you will obey me. Just as simple as that. So kung hindi ka nag-obey kay God, hindi mo siya love. That's just how simple it is. You're just a Sunday Christian. Yung simple hindi mo magawa, Pastor, practical reason kasi, Pastor, really, practical na tayo ngayon. Kasi, Pastor, negosyo to, Pastor, eh. Pipikit mo lang yung mata mo, papasok yung pera. Tatights naman ako, sinosyo mo pa ngayon si God. Kaya kay God, it's either you're hot or cold. Otherwise, sidudura ka lang niya. It's either you're black or white. There's no gray area kay God. So, huwag mo lukuhin si God na naiintindihan naman niya to. No. If you love Him, regardless of the cost, you will obey Him. Basta, papakasalan ko rin naman eh. Girlfriend ko naman siya. Ano ba naman iniintay mo, Pastor? Yung jologs mo naman, Pastor eh. Bibili ka ba ng sapatos na hindi mo sinusukat? So if you're having sex before marriage, then you have a problem. You don't love God. You're just merely attending service. That's who you are. Ang hirap ano? Kaya nga mga kapatid, kung madali ito, hindi ko natututuro. Hello, I'm speaking to myself. There are areas in my life na mahal ko ba si God? Yung impatience ko sa driving, yung parang, ano ba ito? Mahal ko ba talaga si God? Kaya hindi ako nilalagay ni sticker sa likod ng kotse ko. May kinata ko minsan, pastor pala, ay. Pag-pray na lang kita. You see, it will creep in. And if you're saying you love God, is it evident in your obedience? Because that's our part.
to obey. God's heart, He loves you. He chose you. He's a covenant-keeping God. He's a faithful and mighty God. That's His heart for you and me today. Yung part nyo lang is to know Him. Alamin mo yon through experience. Alamin mo yon through prayers. Alamin mo yon through reading His Word. Alamin mo yon through small groups. Alamin mo yon through testimonies of other people. Alamin mo yon when you minister to other people. You see, God is mighty. You see, you cannot give what you don't have. God can turn your mess into a message. So yung testimony mo, share to other people. And when you're discipling people, makikita na, wow, I'm obeying God's command. I'm obeying God's commission to go out and make disciples. That's our part, to obey Him. And lastly, let's talk about the promise which will, ito na hinihintay nyo eh. Ayan na, ito na yung pera. Ito na yung pinakahintay natin lahat. You see, the promise is this. If you pay, o kala ko ba, pastor, may pera, ba't kami magbabayad? Hindi, pay attention, okay? Mukha kayong, if you pay attention, okay? Kung ikaw daw ay magbibigay ng attention, dito sa pinag-usapan natin, sabi ni Moses, if you pay attention to these laws, if you're gonna show your love and expression of your love, you see, listen up, kailangan ko pala masabi to. If there's someone who loves you enough to give his life for you, na ikaw ang priority more than his priority, ikaw ang agenda more than his agenda, wouldn't you love that person? Kung may taong ganon, mahal ka, lahat ng agenda niya, ikaw bago sa sarili niya, wouldn't you love that person? Siyempre, mamahalin mo. Hello, saan ka magmamahal ng iba na selfish? That's why our obedience is just a fruit. Our obedience is just a common, parang common sense response. Dahil sa mahal na pagmamahal na pinakita niya. Now, if you pay attention to these laws and are careful to follow them, then, everybody say then. Ito rin yung mangyayari. God will keep His covenant of love with you. Imagine, ang pangako ng Panginoon ay covenant of love. Not this. Not the money, not the cars. More than anything, God is offering a relationship. It's like a suitor na nililigaw, papakasalan kita. Mamahalin kita. I'll be faithful to you. I have these promises at sasabihin ko, kaya ko ito pa rin yan. Just like any loving father, any loving husband wants to provide for his children, saka natin pag-uusapan yung provision. Because that's, hello, si God, the creator of universe, the creator of all the earth, hindi ka kayang i-provide ng tuition mo, hindi ka kayang i-provide ng bayarin mo sa bills mo, hindi ka kayang i-provide ng gusto mo. God, the Bible says He gives us things for our enjoyment. So, tagalin nyo muna sa isip nyo yung mga bagay na yon. Ang una mong tandaan sa utak mo, this God who is mighty to save wants a covenant of love with you. Not a contract, but a covenant. A contract is based out of, it's born out of doubt and fear. Kaya ka nagkokontrata, wala kang tiwala sa kapartner mo, right? Magkontratahan tayo, baka hindi ka magbayad yung akinse. Nag-rent ka ng bahay, pirmahan mo tayo ng kontrata because wala akong tiwala sa'yo. That's short of saying that way. Pasok ko tayo sa kontrata. But a covenant is born out of trust. I will love you kahit wala ka pang pinapakita. Every time I officiate a wedding, yung wedding vow ang pinakagusto kong part. Kasi nandun yung part na lahat, ang gaganda ng mga words yung sinasabi ng mag-partner, yung mga iba, di ko maintindihan kung sa Google nila kinuha. But anyway, a vow is a promise of future love. Wala pang pinangahawakan yung partner mo, it's just one word, trust. Trust. You see, when God offers this covenant, He's just trusting you will meet the other half of the covenant, your part, to obey and love Him. Because God is always loving. He's always faithful. That's why today, if you're here and you're saying, Jeff, yung blessing na yan sa mga Israelites yan, in fact, nung Genesis 22, dun sinabi kay Moses, kay Abraham yan. Again, yung mga hindi gamit sa Bible, yung Genesis po na to, this was like backtrack tayo ng 400 plus years nung kinausap ni God si Abraham. I will surely bless you, Abraham, and make your descendants as numerous as the stars in the sky and the sand of the seashores. Your descendants will take possession. So 400 years plus back forward, ito na po yung nangyayari. They're gonna take possession of the land. It's gonna be a realization of the promise given hundreds of years. And through your offspring, dito lang po nagkaiba yung laban. Hindi po offsprings, and through your offspring, just one person. Abraham, there's this one descendant na manggagaling sa'yo. There's this one person na ipapanganak through your descendant. And all nations will be blessed on earth. And he's referring to Jesus Christ. Wow. A promise given hundreds of years back, referring to one offspring.
through Abraham, through King David, that hundreds and thousands of years after, Jesus Christ will be born after this. And all the nations of the earth will be blessed because you have obeyed me. That's why today, those promises are for the Israelites, I know that, but it's available for you and me. In fact, in Galatians 3:29, as we end, if you belong to Christ, sino dito belong to Christ? Come on. Then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Let's all stand today as we end. Jeff, gusto ko talaga yung verse na yan eh. I like that verse. Kasi yung promises na binigay kay Abraham, the promises that were given to Abraham, the promises that were given to the Israelites of really having a covenant of love is also available for us. And it will only be made possible if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. What's the promise? The covenant of love. Again, the blessing, it will follow. If you have a rich husband, you know the blessing will follow. But hello, we're talking about God Himself. The earth is the Lord's and everything in it. Ano pa ang hanapin mo? And this God wants you to be blessed, to be blessed as well. This God wants you prosper as well. This God wants you healed. This God wants to have a relationship with you. That's why the key here is if we belong to Christ, then we can grab, we can take hold of that promise to have the covenant of love with God Himself. Kaya po, I hate to say this sa mga taong nag-expect, ala, sana yung blessing? Don't worry. Few weeks from now, third weeks po, sa third week, pag-uusapan natin about the blessing. But for now, it's good for you to understand that the ultimate promise is a relationship. A relationship with His Maker. A relationship with our God. And He offers that for free. In verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, there is neither no male nor female, for you are all one in Christ Jesus. That's how God looks at us. If you're in Christ, He will extend that offer of salvation to you. He will extend that offer of covenant of love to you. Yung po yung isa isip natin, before anything else, let's be thankful that God has chosen us. God initiated the process. We did not choose God, He chose us. Kaya po nandito kayo ngayon. You could have been in another places, nasa nightclub, nasa bar, kung nasa saan kayo, sira na pamilya nyo and all, but here you are. Worshiping and believing God, it's because God's initiative as well. Hindi mo pinili ang Panginoon. God has chosen you. And you should be forever thankful that you're in God's hand. Let's pray. Father, we thank you. Now, Lord, it's not about our criteria. It's not about our credentials. It's not about where we graduated in college. It's not about whether we volunteer or not, Lord, but it's about you. You loved us. When we were still sinners, you sent your Son to die for us. That's why, Lord, thank you po that we're considered already blessed because we have a covenant of love with you. Na hindi na kami lilingon sa kaliwa, sa kanan, because once we have you, we have everything. So Lord, yung blessing will follow. But Lord, the ultimate blessing is you. The ultimate blessing is having a relationship with you, the maker of the universe, and not the demigods, the mga Egyptians, that is very real up until now, that people worship money, people worship their cars, people worship their careers, people worship their businesses, people worship relationship. But Lord, it's you alone, the one true God, the Jehovah, na meron kaming relationship with. And Lord, wag namin itong baliwalain. Because again, familiarity always brings complacency. Always brings, parang nawawala ng essence, Lord. That's why today, Lord, thank you. Itong Deuteronomy, binalik na naman kami sa tamang position namin in knowing that you love us with an unconditional love. So Lord, we just want to thank you today. Tulungan niyo po kami to always realize that you loved us. Mahal mo kami. And you're a covenant-keeping God. That you're a mighty God. And you're always faithful in all you do. So Lord, we consider ourselves already blessed because we have you. In the name of Jesus.
Amen and amen, amen. Come on, let's give Him praise. Sabihin mo sa katabi mo, you're blessed.